pag-usapan natin ngayon yung employee, kasi employee din ako. So, ramdam ko yung tinatawag na sympathy or nararamdaman ng isang empleyado. So, ngayon guys, may yung status ng employee sa mga baguhan ay applicable to. Pero sa matatagal nang naging employee, ay ano nga ba ang status nyo? Yun, it make a clarification lang pagdating sa batas or pagdating sa Department of Labor and Employment. Kailan ba matatawag ang isang empleyado na regular? Yun, isang tanong lang guys, madali lang to. So, matatawag lamang ang isang empleyado na regular at kapag ikaw ay tumagal na dyan sa employer mo o sa kumpanya mo ng 6 na buwan at 1 araw. 6 months and 1 day above ay matatawag na ikaw ay isang regular na dyan. Yun. So, pag sinawag na regular, so entitled ka sa lahat ng binibigay na benepisyo nila. So, yung basic pag-ibig is ay kahit naman ay ano ka pa, kahit naman provisionary ka pa, ay qualified ka na nun. Yung mga above pang binibigay nila. So, regular ka na dyan. So, either may contract man yan o wala. Matik yun. Nasa batas yun. Na kapag tumagal ka ng 6 months and 1 day above, a regular ka na. Ito ang mga ginagawa ng tinatawag. Maraming gumagawa nito na meron silang kontrata, renewable contract, every 6 months, every 5 months. Internal contract lang po 'yon. Pagdating po sa Labor Code of the Philippines ay bawal 'yon. Invalid 'yon. Huwag kayong maniwala doon. 'Yon. Kuha niyo na kaya 6 months above. Sumobra ka lang ng 1 araw dyan. Kasi kung dapat, kung ayaw ka nilang irregular, dapat in bago magdating yung sakto 6 months, ay dapat i-fire ka nila or i-terminate ka nila. Kung sinabi nila na i-renew lang, pirma ka ng contract-contract, invalid yung contract ng wala yun. So, bawal yun sa batas. Bawal mag-extend, bawal mag, kasi any contract guys na wala sa Labor Code of the Philippines, internal lang, ay void yun, void, hindi yun valid. O ngayon alam mo na kung anong status mo yan ko bilang empleyado. Ngayon diyan tayo nakapokus sa mga empleyado, kasama yan sa mga plano natin, sa listahan natin ang pag-upload sa mga karapatan ng empleyado. Kaya kung gusto mo empleyado ka at gusto mo na malaman yung karapatan mo, huwag kang mahiyang mag-subscribe at i-click ang bell button para updated ka para pag nag-upload tayo. Kasi isa din pa akong empleyado. So, halos lahat ng karapatan ay inaaral natin yan para hindi tayo aanga-anga, hindi tayo iniisahan. So ako, hindi na ako maisahan, sigurado ako sa sarili ko. Alam ko yung level ko kung saan ako lulugar. Alam ko kung, paano kayo. Diba? Yung mga baguhan. Ngayon guys. So, yung pagpa-fire ng employee, so kasama yun sa plano natin. Yung employer techniques or managerial techniques ng pag-fire ng empleyado, kasama yun sa mga i-upload natin sa mga susunod pang araw. So yun guys, iklaan muna natin yung aking video. Thank you for watching.
By the way, ako nga pala si Pulisya ko, kung first time ba sa akin channel. At muling nagsasabi, hindi lahat ng pulis ay nasa presinto. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you next video, guys.